Talagang ayaw tumigil yung mga balitang ititrade ng Alaska si Vic Manuel. At ang latest rumor ngayon, ang magiging kapalit niya ay si Matthew Wright. Plus, meron parang mga ibang players at picks ng Alaska at ng Phoenix na involved. Well, tignan muna natin kung one-on-one kung anong klaseng trade to. Kung straight up, Vic Manuel for Matthew Wright. Tingin ko for value, okay naman yung dalawa. Si Vic Manuel at si Matthew Wright, parehong starting quality ang laro niyan. Ibig sabihin, pwede sila talaga pang first five. Of course, mas bata si Matthew Wright. So kung ikaw ang Phoenix fan, siguro isipin mo bakit yan ititrade ng Phoenix. Well, unang-una ang Phoenix kailangan nila ng big man. Nag-retire na si Doug Kramer, si Calvin Abueva, hindi pa natin alam kung anong mangyayari dyan. At kung nandiyan si Vic Manuel, magkakaroon na sila ng inside presence sa loob. Plus, oo, malaking mawawala sa kanila kung si Matthew Wright matitrade. Pero nandiyan pa naman si Jason Perkins. Plus, si Vic Manuel naman nakaka-score din at nakaka-rebound pa. At malalim ang pick sa darating na draft. So kung scorer lang ang kailangan ng Phoenix, ay may marami silang makukuha dyan na kapalit sa draft kung sakasakaling matuloy ang trade. Sa Alaska naman, medyo kabaliktaran ang mangyayari. Makakakuha sila ng isang reliable scorer na katulad ni Matthew Wright. Of course, ang mangyayari naman dyan, mawawalan sila ng isang big man. Pero nandiyan na si Abu Trotter. Although nag-retire na si Sanito, so isa pa yung magiging problema. Ang gagawin ng Alaska, kabaliktaran naman sa Phoenix. Pwede silang kumuha doon sa darating na draft na isang big man para mapunuan yung mawawalang pwesto pag umalis si Vic Manuel. Ang malaking tanong dyan, kung sino-sino pa yung mga ibang picks at players na involved dito sa magiging trade. Kasi siyempre, gaya nga na sinabi ko, ang Phoenix mawawala ng isang shooter at ang Alaska naman mawawala ng isang big man. Although pwede nilang kunin yan sa draft, baka ang gustuhin ng dalawang teams ay meron pang mga ibang players na involved para kung ano ang mawawala pag na-trade si Wright o si Manuel ay mapupunuan nila kagad at hindi na nila kailangan mag-intay pa sa darating na draft. Yan muna ang ating balita and as usual, mag-iwan po ng komento, pakilike ang video at huwag kalilimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa latest PBA trades, news and rumors.